natin ang nakaraan na naging bahagi ng isang mahalagang kasaysayan na naghatid sa atin ng ating kalayaan. Welcome to the island that stands as a memorial for the courage and heroism of the Filipino and American soldiers during World War II. Dito tayo ngayon sa Pacific War Memorial Museum kung saan sa loob ay makikita natin ang aming mga kasamahan sa discipleship group. May nakita po kami ng sandok na may nakabalikong gano'n. So tinatanong namin anong purpose po kasi may butas na yung sandok. Naman yung Pacific Memorial Park na nagkakahalaga daw ng $3 million. Ewan ko lang kung kailan ito nagawa at kung anong dahilan ng pagkalikha nito. Pero sa napapansin ninyo, mula doon sa itaas ay may butas, isang beses lang daw sa isang taon sumasakto ang araw mula sa itaas papunta rito. And that's on May 6. So sana pag nakabisita kayo dito, dapat May 6 ang punta nyo kung gusto nyo makita yung araw na nakatapat dito. Gaano kahalaga sa iyo ang nakaraan? May epekto ba ito sa iyong kinabukasan? Oo eh, kasi paano tayo ngayon? Yun eh yung naging resulta ng nakaraan. Ito naman yung lighthouse na itinayo daw noong 1977. Pero actually hindi ito yung original na lighthouse dahil sinira yung pinaka-original na lighthouse na itinayo naman noong 1940s. Kaya pwede na umakyat. Tara! Kumusta po dun sa taas? Okay, maganda ang view. Nakakasila yung ano? Hindi ba nakakasilaw? Hindi naman, wala ka dun eh. Ng arm nakakabit dito sa barrel diba? Tapos isang end nakakabit dun sa sliding block ito. So anyway, yung arm parang ganyan ito. Kaya hydraulic yan. So yung pin, ito yung arm, yung kanyon nandito sa end na ito. Kung gusto mong iangat yung kanyon, ibababa mo ito. So, oh, tataas siya, di ba? Ito yan. Ngayon, kailangan ibababa ito para ma-match yung 54 tons. Ngayon, para ibaba ito, ginagamit nila yung tawag na counterweight. Ito, yung mga steel plates dito. So, tapos na namin bisitahin itong mga tinatawag nilang disappearing guns. Pag nakita mo nga, medyo yung ibang bahagi ng mga guns eh nakatago na dahil nabagsakan ng mga building na nasira nga noong panahon ng gyera. At medyo pare-pareho lang naman yung itsura ng lugar. Yung mga tower burn. Basta yung mga ganun. Medyo pare-pareho din yung itsura. So, punta na naman tayo sa ibang lugar. Pero I'm sure medyo pare-pareho rin yung stop po natin ay yung battery room na nandun po sa unahan. Kaya tara! This is 1 mile. Ano lang yan? A little less than 1/3 of a mile ang actual length.
So it runs from east to west. Kasi yung western end, sa left side, yung portion building ginamit na headquarters ni General Douglas MacArthur. Maliban sa katotohanang maganda ang lugar ito para sa mga taong nakaka-appreciate ng mga makalumang bagay, ay pwede rin ito sa mga naghahanap ng lugar para makapag-beach dahil ito nga isang maliit na isla lamang. So pag nakakita nyo, malinis pa ang tubig dito. Medyo malapit nga lang siya sa Manila Bay, pero pwede na kaysa pumunta kayo sa Boracay. Everything from beginning to end is the highlight. I'm still waiting for Malintatan.